Pwede hindi kanya magustuhan, pero at least, alam mo sa sarili mo na naging honest ka. What's up guys, this is Nick Bernardino and I'm back again with my girlfriend Eli. Another day, another vlog. So ngayon guys, papunta kami sa Malolos, Bulacan to celebrate the Valentine's Day. Happy V-Day! Ayan, sa mga nagtatanong guys, ano ba talaga yung binigay sa akin ni Eli? Ayan, hindi po yung laptop, kundi ito po. Ayan, regalo niya sa akin yung chinelas ng World Balance. Ang comfortable, kaya nagustuhan ko rin talaga. Thank you, babe. Welcome. Since today is Valentine's, guys, magbibigay kami ng tips para sa mga mag-date today. Para magkaroon kayo ng perfect Valentine's Day. Tip number one. Hashtag break gender this Valentine's Day. Don't be shy kasi girls can ask guys out date. Kasi syempre hindi lahat ng lalaki straightforward. Yeah. And kung babae ka at gusto mo talaga siyang kadate, yan, pwede naman siyang tanongin eh. Wala namang mali dun eh. May ginagawa ka ba? Simula mo lang sa may gagawin ka ba later? Oo, ganun. May gagawin ka ba? Kasi traffic mamaya eh. Pwede mo ba akong samahan sa jeep? Mga ganun. Wala nang problema doon guys, it's 2020. Come on, it's 2020. Ano na? Sobrang isinasa puso na ngayon ng gender equality. If you're a girl and you like a guy, ask him out. And if you're a guy naman who likes a girl, ask her out. And be a man. Have the balls to ask her out. Huh? That's our tip number one. Tip number two guys, ayan, you can be spontaneous or set up a plan. May girls na gusto spontaneous or may plano kung saan pupunta. Pero ikaw bahala, syempre. Alam mo kasi, babe, sa guys' perspective, kasi parang feeling kasi namin parang dapat lahat planado. Pero ayun, sabi mo, okay lang din naman ba na spontaneous lang yung kahit ano lang mangyari. Marami rin mga girls na ganun yung gusto. So, kasi you'll never know. Diba? Pag spontaneous, a lot can happen. Like what? Mga unexpected. Minsan kasi yung mga nangyayari talaga sa totoong buhay is mas maganda pa sa imagine natin. Kaya, yan, huwag kayo maging limited sa mga nai-imagine lang natin. Go out there, babe, di ba? Sabi nga sa Parasite, the best plan is no plan at all. Hindi niyo pa ba napanood yung Parasite? Watch it, guys. Huwag niyo na panoorin, nakaka-stress. Grabe naman. Kasi Parasite, guys, yung manunood kayo, tapos binabasa niyo din yung subtitle. Kasi hindi kayo makalis sa scene, pero kailangan niyo din basahin yung subtitle. Tapos kailangan niyo pang tignan kung sino yung nagsasalita para malaman ko siya kung para kanina yung subtitle na binabasa niyo. Yan, nakakatamad. Hindi kaya. It's okay to watch films na may subtitle. Okay kung Amerikano din yung, ay kung English din yung salita tapos may subtitle para lang ma-double check mo. Ayun na nga yung binabash eh. Yan na nga yung binabash eh. Ba't kailangan lahat ng films in English? Hindi ko naman. We need to be open to films na ano, na other language. I'm open babe, pero nga yung mata ko. Yung mata ko nga nagiging duling na dahil sa Allah. So ngayon guys, nasa bus na kami ni Eli. Papunta na kami Malolos. So, hintayin nyo yung third tip namin. Mamaya na lang siguro kasi medyo maingay dito sa bus eh. Shoutout pala sa nasakyan namin. Grab yan. Thank you po sa mga mabubuting balita. Ayan, nag-preach siya sa amin about kay God. Sobrang ganda na, babe. Kaya. Ayan ang amulat. Ang sinabi niya sa amin is, manon daw may nakakalimutan ng bilin ng Panginoon na pag-gising pa lang ng umaga, magdasal na. So, totoo nga naman kasi ngayon, di ba, pag-gising mo lang natin, cellphone na agad kadalasan. So, ayun lang guys, gusto lang namin i-spread yung message na pag-gising lang natin sa umaga, magpa-thank you tayo kay God, abinin lang natin yung pamilya natin sa kanya, no? Third tip, mamaya na lang pagdating namin sa himig na lugar. Medyo maingay pa dito, tsaka magulay. Tricycle gaming! Alam niyo ba ang pinakamahirap na puntahan sa buong Bulacan ay ang Malolos? Kasi pag pumunta ka nga dito, Malolos ka. Really, nigga? Napaka-combo! Para sa aming third tip, dito kami sa Malolos pala guys. Ayan, kung magkakaroon ka man ng kadate, just be yourself. Kung makulit ka, ayun, pakita mo lang makulit ka, huwag kang... Siyempre. Ikaw pa, bebe, kukon niya tan kita. Oh. Alam ko naman makulit ka. Ang dami mga sineshare namin sa Facebook eh. Ayan guys, pakita mo lang kung sino ka. Kung madaldal ka, di ba, babe? Magkwento ko na magkwento. Kung sino ka, pakita mo lang. Kasi walang ibang mas magandang paraan para makilala ka niya kung sino ka talaga
kung hindi mo papakita kung ano ka ba talaga, kung paano ka ba sa normal na buhay mo, eh kung magmamask ka, magbabalat kayo ako. Oo, pwede magustuhan kanya sa dahil sa pinakita mo, pero kung hindi ka naman ganun, edi parang useless lang, di ba? Eh kung ipapakita mo sino ka na, pwede hindi kanya magustuhan, pero at least alam mo sa sarili mo na naging honest ka. Pero sabi ko nga guys, di ba, mas na-appreciate ng girls, pero guys na din, na-appreciate ng isang tao. Yung pag pinapakita mo kung ano talaga yung personality mo, yun. Kasi guys, sa totoo lang naman eh, ang nakaka-inlove naman talaga sa isang tao is yung personality niya. Bonus na lang siguro itsura, yun talaga personality talaga yung nakakapagpa-inlove. Oo, nagkakagusto ako kasi maganda, pero nai-inlove ka at nag-stay ka dahil sa personality. Aww. And for our last tip, ayan guys, syempre naman ang date, it's a stage na nagkakilala pa lang kayo, di ba babe? May chance na pwedeng magustuhan mo siya, pwedeng magustuhan ka rin niya. At meron din naman malaking chance na hindi kanya magustuhan at hindi mo rin siya magustuhan. Pero at the end of the day, irespeto mo pa rin yung tao. Kung nagustuhan mo siya, di pursue mo siya, yan, manligo ka. In the right way. Eh kung hindi mo naman siya magustuhan, magpakatao ka naman. At wag ka daw mang ghost. Oo, wag ka mang ghost. So, wag yung biglaan nalang mawawala or kung gagawa ka ng mga iba't ibang dahilan. Nang ghost ka na ba, babe? Hindi ko alam. Nakalimutan ko na, babe. Okay, hindi pa. Hindi pa yata. Nakalimutan yun na bigla yung sabihin niya. Sila nga yung sinasabihin natin, okay. Babe. Okay. Kaya nga tinatanong ko lang din para, diba, if you experienced ghosting na or you have done touch. Wala, hindi pa ako ng ghost. Pero yun, babe, sa ano yun? Sa dating stage pa lang. Dating stage pa lang. Pero paano pag in a relationship na? Paano ka pa mag-ghost eh, in a relationship no, na hindi. Kayo? No, hindi. No! Hindi. Yung sa ano nga, yung at the end of the day na after ng date. Ganun. Mm. Siguro it's a way na din na ano, you appreciate, ayun, you appreciate your partner, yung kung ano yung pinrepare niya sa'yo. Kung meron or wala man, still appreciate it, the little things pa rin. Kasi it's just ano, isang araw lang naman ng Valentine's. What matters is yung everyday na magkasama kayo. Yung flowers tumatagal na isang linggo lang yan eh. So kung very thankful ka at pinagmamalaki mo kasi binigyan ka ng flowers ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, siguro diba dapat mas maging thankful ka kasi binibigay niya sa'yo yung buong honesty niya at yung buong loyalty niya. Yun, panghabang buhay yun. Yes! And that's it guys, I hope that you like this video. Ayan guys, malapit na tayo mag 1,000 subscribers. Kung hindi ka pa napag-subscribe sa akin, click mo na yan, mag-subscribe ka na, paabuti natin ng 1,000 to, di ba? Konti na lang. Thank you din sa mga pinagsasawang manood. Ayan, thank you sa inyong lahat. Hindi kami may inspire gumawa ng video nang madalas kung hindi niyo kami pinapanood and kung wala kayong magandang feedback na binibigay sa amin. Siyempre, na-inspire kami kapag nagko-comment kayo sa YouTube namin. Ayan, pinapanood niyo kami, nagla-like kayo. Sineshare niyo. Kasi, oo, oh, nakakilig yun. Iba yung feeling talaga, babe, diba? Kasi, siyempre kami ni Alex, small YouTuber pa lang naman kami. Kaya yung mga maliliit na bagay na yan, sobrang... Nakakatuwa na kaya pag umabot ng kahit 500. Ayan, so ito naman, parang relationship na rin naman tayo, diba? Kami yung entertainer nyo, kayo ini-entertain namin. Valentine's gift nyo na lang sa amin. Please continue supporting us. And kung hindi ka pa nagsusubscribe sa amin, yun, magsubscribe ka na. Thank you so much. I love you. And once again, guys, happy Valentine's! Happy Valentine's! Yes! Paano ba yun? Gawin natin masaya ang mga puso natin. Ibigay natin ang mga puso natin sa mga tamang tao lang. Nice. Okay? Thank you for watching this video. I hope that you liked it. Once again, this is Nick Bernardino and this is my girlfriend, Eli. We're out! Peace, yo! Happy Valentine's!